Usap-usapan sa social media, nagagawing barya ang papel na 20. Mula sa isang commercial, ang tanong, saan naabot ang 20 pesos mo? Ano naman kaya ang say ng mga Pinoy kung ang 20 pesos na papel ay gawing barya? Dahil para pag kunyari tag-ulan, hindi nababasa. Nagkalito-lito kami pagpapalit ng barya. Pagsukli. So paano yun, kuya? Kung sa isang araw meron po kayong 300 pieces na 20 na papel, saan nyo po ilalagay yung 300 pieces na points na na-earn po ninyo sa pamamasada? Ayan ang problema nga kasi pagka buong ano siya, barya, mabigat. Si Lola Virginia, 70 years old, napa-throwback sa panahong marami kang nabibili sa 20 pesos. Ay naku, marami. Sa panahon noon, pura lang ang bilihin, bigas, yung mga ano. Eh ngayon, ang halagang 20 pesos, kulang pang pambiling isang boteng mantika. Nagpunta ako sa Museo ng Bangko Sentral ng Pilipinas to know more about the 20 pesos. Yung first bank in the Philippines, Del Banco Español Filipino, also produced a 20 peso banknote. In 1949, nag-produce din siya ng 20 bank, peso banknote. So ito yun. Ayan, featuring Andres Bonifacio and Emilio Jacinto, yung founders of the Katipunan. And after 1949, with the Filipino series naman produced in 1969 by the Central Bank of the Philippines, makikita natin si Manuel Alcazon sa harap ng 20 piso bako. Hanggang ngayon, si President Manuel Quezon pa rin ang makikita sa 20 pesos. Sa mga coin collection dito, ang 8 escudos noong 1822 ang may pinakamahal na value ngayon na tinatayang na sa milyong piso. Kahit pa, piso lang naman ang halaga nito noon. Kinonsulta raw ang Quezon family tungkol sa 20 peso coin. Ayon sa apo ni President Quezon na si Manuel Quezon III, the 20 peso coin would send a signal of devaluation na lumiliit na talaga ang halaga ng pera natin. May negative impact din daw ito sa abaka industry dahil ang paper bills natin are partly made of abaka fiber. Pero tuloy na ang peso coin na ilo-launch sa December. Hindi pa inilalabas ang bagong design pero si Quezon pa rin daw ang mananatiling mukha ng 20 pesos. Titiyakin din daw na maiba ito sa mga barya ngayon. Bukod sa 20 pesos na mailalabas, meron ding 5 peso coin para hindi na raw malito ang mga tao. If ever ilalabas, ito ang unang pagkakataon na magkakaroon ng 20 peso coin sa kasaysayan ng ating bansa. Ayon naman kay currency collector na si Angelo Bernardo, hindi na raw bago ang pagpapalit ng perang papel sa barya. Looking back then sa history, hindi naman ito yung first time na nangyari. So kung makikita nyo, 5 pesos, 1921, 10 pesos, 1921, 20 pesos, 1921. Lahat yan, yung 5 and 10 pesos, naging barya rin eventually. Ang pera ay may mahalagang bahagi sa ating pang-araw-araw na gawain sa lipunan. Mapabarya man o papel, ito ay sumasalamin sa ating kasaysayan at ekonomiya. I am Manal Sugadol and I stand for truth.